sobrang lakas ng effect eh sa sales, sa franchise. Dami ng franchise. Umabot kami ng 350 branches after a year namin. Ayun. Yun yung effect niya. Pero nakuha din namin si Catherine pagkatapos namin kunin si ano, si Daniel Padilla. Ano sabi ng nanay niya nung naalala kanya? Nung una kasi, nung una kami nag-sign kay Daniel Padilla, nandun din si Catherine, nahihiya nga ako eh. Di ba nga, baka maalala nung nanay. Tapos ano, tumitingin yung nanay, parang mga ganun. Namumukhaan ko tong tao. Kasi syempre, wala pa. Hindi pa kami masyadong mabudget noon, di ba? Si Daniel lang muna kinuha namin. Tapos ayun, after ano siguro, after 2 months or 3 months, kasi dami nag-franchise sa amin. May pambayad na ulit kami ng ano, endorser. Ayun, kinuha namin. Tapos kinento ko yung nangyari. Eh, oo, natatandaan ko yun. Yung calling card. Law of attraction eh, di ba? Hindi ko akalain magkakatotoo. So, kumbaga, meant to be na mangyayari yun na... Hindi, hey, ano lang, isipin mo lang. Kung anong ano mo, isipin mo lang lagi. Law of attraction. Sabihin mo, gawin mo, mangyayari. Ayun. Yan siguro yung ano, siguro yung secret. Ewan ko, hindi naman siguro secret yun. Pero napatunayan ko sa sarili ko eh, na totoo of attraction. Kumbaga ano, wag mo lang ding isipin. Kailangan mo rin gawin. Kailangan mo rin pagtrabahuan para makuha mo yung gusto mo. Diba? Kumbaga syempre, kailangan naman isipin mo lang, nakaupo ka lang sa bahay nyo. Diba? Kailangan mong tumayo, kailangan mong magtrabaho, kailangan mong magsikap para makuha mo yung gusto mo. Diba? Oo. Ayun din. May ano din. Siguro, ano, mapupuyat ka, ganun. Mapagod ka. Pero laban lang. Kasi grabe yung ano eh. Grabe yung Katnil din kasi sa atin eh. Sila yung number one na love team eh. Kumbaga, ano naku... Eh, wala pa. Hindi ko rin naisip nung dati na magagawa namin yun. Oo. Kumbaga, from ano, from tutuban to ano, to mainstream. Chamba eh. Oo, para kang nag-buzzer beater ng ano eh, ng half-court shot eh. Nanalo eh. Ano, yung chamba na may ano, tuloy-tuloy, di ba? Parang, o, ano ka eh. On fire ka na eh. Tira ka na ng tira ng tres eh. Pasok na lahat eh. Kaya, ayun, siguro. Naging aggressive lang din talaga. So ano pre, anong ma-advise mo sa mga ano, sa mga small business o sa mga ano businessman? Siguro maniwala kayo sa business nyo. Kayo yung unang maniniwala kasi syempre pag bago ka pa lang, wala ka pang reputation, walang maniniwala sa iyo eh. Kahit ano, sarili mo lang muna. Until magkaroon ka, ma-prove mo na ano, na tatagal ka, na ma-expand mo yung business mo, saka lang merong maniniwala sa iyo. Ayun. Totoo yan. Ayun lang. Huwag kang ano, panghinaan ng loob. Yun lang. Grabe. Grabe yung Uzi. Saan pala nanggaling yung Uzi, pre? Ba't tinawag ang Uzi? Walter Uzi yung pangalan. Ay, oo nga. Akala ko nickname mo lang yun. Akala ko parang palayo mo lang na ano ko, Walter Benavid. Second name yun. Kaya parang yun ko na nalaman. Kala ko talaga nickname mo lang. Wala kang balak mag, ano, mag, kumbaga, pumasok sa basketball. Yung tipong, ano mo yun, parang, bago mag-pandemic, naalok ako na, ano, maging sponsor ng San Juan Nights. Ang budget, ano, pandemic kaya hindi natuloy kasi bumitaw yung go for goal. Ikaw na dapat. Oo. Ano yan? Magiging ano na? Magiging dilaw? Naalok ako ni Bogdani. Siguro, pagka gumanda-ganda yung economy, baka pwede. Oo. Diba? Kumbaga,
pre, ito na yung ano mo, pre. Ito na yung tinatawag na redemption mo. Kumbaga, pare, owner ka na ng isang team. Dati, i-line up ko yung sarili ko, no? Tapos ako lang. Line up ko sarili mo. Kung ako, wala akong pakialam, i-line up ko sarili ko. Kunyari, may budget ako na bumili ng MPBL team. Lalaro ako, pre. Wala akong pake. Parang ano, parang si Pacquiao, di ba, sa Kia. Lalaro ako. Ito na. mababash ka niyan, di ba? Siguro pag condition, siguro yung Walter Uzi dati na condition, yun, pwede. Yung college, yun. Hirap, ang hirap abuli nun kasi laki na ng tinabaho. Oo nga eh, lumapad ka na eh. Dad bad ka na talaga eh. Kumbaga, ano ka na eh. Kalaro pa rin ako, kaso wala nang depensa. Shooting-shooting na lang. Nakaka-drive pa ako. Nakita ko yung mga, ano, mga post mo, yung mga live-live mo. Ganun pa rin yung ano mo eh, ganun pa rin yung galaw mo eh, yung takbo mo, yung shooting mo. Hindi na babago talaga eh, no? Pero ano, wala nang ano eh, wala nang ang baba ng talon, di ba? Wala nang bilis. Wala na. Ano na eh, pang 40 and up na yung laro eh. bata pa natin, 31, 32 pa lang tayo. Wala pa yan. Wala, iba na yung iba yung condition ng mga kabataan eh. Mm. May ano na kasi, may YouTube na eh, may mga science nang ginagawa eh. Ano, hindi ko naman kasi alam na magpa-pandemic. Mm. Ang ano ko sana noon, parang gusto ko sana mangyari, manood ako ng Olympics sa Tokyo. Hindi, wala. Yung Olympics, kasi wala eh, hindi nangyari. Kasi ano eh, syempre iba pag mapanood mo, Team USA eh. Diba? Mm. Ako nga rin nun eh, meron tigat yung katrabaho ko. Pero sa pambabae, women's basketball, parang sinabihin niya ako na kung sakaling hindi pupunta yung kapatid niya, baka ako daw yung sa isama niya kasi alam niya mahilig ako sa basketball. Sige, okay lang. Kahit USA pa rin yan. Oo, di ba? Sayang yun. Diba? Parang dito na ako eh. Naisip ko rin yan, pre. Parang ito ah, parang yung tinatawag mong law of attraction. Mga 2000, ano pre, mga 2010 o 11 o 12, yung after ng London Olympics, binilang ko yung mga Olympic Games. Sabi ko, makakanood ako sa 2020. Kasi Japan. Ganun. Di ko alam kung 60. Kasi ina-announce ng advance yan eh. Kasi malapit lang. Yun talaga. Sabi ko, kaya ko puntahan niya, malapit lang. 5 oras na yung Japan. Yun talaga yung nasa utak ko. Tapos di ko alain na napunta ako dito kaso the pandemic. Sayang. Pero at least nandiyan ka na. Oo. Never kong expect na makakapunta ako dito. Parang, hanggang ngayon pre, parang hindi ako makapaniwala na nandito ako. Kaya ano, inaano ko lang, ginagawa ko lang yung best ko sa trabaho ko para tumagal ako dito. Sobrang ganda dyan. Oo. Hindi lang nila kinilos, pumupunta-punta ako dyan. Gusto ko dyan. Ganda rito, Brad. Lalo sa ano, pre, Kyoto. Napunta ka ba sa Kyoto, Osaka? Dati, noong 2019. Eh, manood ka sa ano, pre? Manood ka sa NBA? Mag-US ka naman? Walang ano eh. Walang lakaran ng visa ngayon. 2023 pa. Tagal pa. Ano? Manood ka sa Paris? Olympics? Tagal pa noon. 2024 pa. Tantan pa pala. So... Wala eh. Dito, inaabangan ko na lang yung mga, ano yung mga, yung ano, yung World Basketball Championship, World Cup, next year ata, 2023. Sa Pilipinas, gagalapin yun eh. Di ba, ano, sa, ano ba to? Sa, may mga liga, di ba, na ano, 6 feet and under. Mm. Dapat gumawa ng liga, depende sa timbang ng katawan eh. Meron na! Meron pre sa ano sa IFBL, meron silang weight division. Mm, yan ang maganda. Tignan mo. Kasi ako sumasali ako noon mga below 6 feet or below 5'8". Lugi ako sa mga condition yung katawan, hindi bilis tumaki. Meron pre. Mga parang 200 pounds pataas or 300. Basta nakita ko sa check mo sa Facebook IFBL. Okay. Ayun, doon pala ako sasali. Oo, bagbalik. Ang ganda ng liga na yun. Merong mga age, 40 above,
60, 50, mga ganun. Kami, sa 5'7", 5'8", kami. Na, li, ano, pero wala rin. Hindi rin nasusunod minsan. Pero sa, pero ano pre, pag kunyari may chance ka na maging owner ng ano ng PBA, papasok ka? Gusto ko. Pero syempre nasa puso natin 'yun. Pero sobrang gastos nun. Malaki. 100 million ata. Or 20 million. 100 million ata ang franchise sa PBA eh, kung gusto mong sumali. Hindi yan eh. Yung maintenance ng team. Gastos yun. Kahit din nagsisimula yung gastos. Diba? Laki ng sweldo ng ano. Yung mga, ano, mga high-end na kilalang players. Oo. Tsaka mas mataas na yata bayaran ngayon dahil sa B-League. Eh, no? Grabe sa out dito, Brad. Parang... Pero yung ano, cost of living... Yun lang. Mataas din. Mataas ang cost of living. Kumbaga, pagkain, bus, train. High quality naman kasi talaga. Oo. Saka ano pre, safe. Safe dito, hindi ka matatakot na lumabas sa gabi. Walang hold-upper. Saan ka ba sa Tokyo? Ano, kumbaga katabi niya, Chiba. Chiba kami. O, ano, isang oras. At sa Disneyland. Oo, oh, dito kami, malapit sa Disneyland. Isang train, dalawang train lang, mga ganun. Yeah. Alam, hindi ako, ano, hindi ko inuulit yung mga pinupuntahan ko na. Parang, kaya ako. Oo, sayang. Sayang, di ba? Sayang. Gusto ko, once lang. Ang next na dream ko, ano eh, Hawaii eh. Hawaii o kaya, ano eh, Maldives, yung mga ganun. Kung sakaling, ano, after ng pandemic. Yung Maldives, wala namang visa, pasok ka doon. Ano bang visa, ano bang ano mo? Filipino passport ka pa rin? Oo. Working visa lang ako. Pero may chance ka maging citizen? Oo naman. Permanent resident lang. Kumbaga, after 10 years, ganun. Kasi naka 3 years na ako eh. 7 years. Kaya. Tsaga lang. Tsaka ano lang. Sipagan mo lang yung trabaho. Dito na ako, pre. Kumbaga, hindi naman sa parang ayoko dyan sa Pilipinas. Pero, parang mas madaming opportunity rito. Parang nakita ko na yung sarili. Kahit sabihin mong tahimik, wala masyadong basketball, wala masyadong ingay. Pero parang mas naging peaceful yung buhay. Mas nagkaroon ako ng ano, ng assurance na mabubuhay ko yung sarili kong pamilya. Tama. Hirap din pa yun nang tumatanda. Parang, hindi na katulad dati na ano, na kung ano-ano lang iniisip mo ngayon, parang kailangan mo ano, kailangan mo mag-ipon talaga para sa future, sa mga magiging anak, mga ganun. Buti nga nakita mo yung ganyan na ano, kasi dati pag nakikita kita gago-gago ka lang dati. Seryoso ka ba? Gago-gago lang. Talaga? Uy, no, graduate ako Uzi ah. Oo nga eh. Yan din yung ano. Kaya ngayon nag-aaral ako ulit eh. Oo, oh, hindi pa huli yung lahat, pre. Kasi siyempre, ako rin matawag na graduate ako. Ito paano? Saka, nag-aaral lang ata ako nung huling, ano na? Masaya mo? Pinauso yung online class. Anong school ka? UP, ganun, Ateneo? Ano, San Pedro College of Business Administration. Ilang units ka pa? Marami-rami pa kasi puro first year lang ako nung ano, simula nag-aaral ako nung ano, San Sebastian, Adamson. Puro minor subject lang kinuha ko, hindi ako kumuha ng major eh. Di ba? Nag-suffer talaga yung pag-aaral. Ngayon mo pagbabayaran eh. So, ito talaga, no? Ibig sabihin talaga, wala talaga sa tinapos or wala talaga sa course. Kumbaga nasa diskarte yan kung paano ka magiging successful sa business eh, no? Kasi sabi mo nga, wala kang experience eh, di ba? Wala eh, pero ano lang, ang ano lang, sipag. Siguro, naging palaban ako dahil sa mga nangyari sa atin. Di ba, nangyari sa akin na ano, na hindi ako nabigyan ng chance sa mga gusto ko dati. Parang, eto na eh, last chance ko na to. Ganun. Tumanda ako ng maaga. Ganun. Nag-mature ako ng maaga. Totoo yan, pre.
So, kaya gustong-gusto ko rin nakikipagkwentuhan pero sa mga dati kong teammates, sa mga ibang tao. Kasi parang nakakapulot din ng aral. Walang cooking. Parang ngayon, gustong-gusto ko na ipagkwento. Kaya nag-set ako ng ganitong podcast para hindi lang basta para may content lang, hindi lang eh. Parang gusto ko rin matuto. Gusto ko rin may matutunan din yung makikinig, manonood. Kasi lahat tayo may pinagdadaanan, lahat tayo may sarili-sariling battles sa buhay. Kumbaga, pwede kang may mapulot na aral sa ibang tao. Lalo yung mga katulad mo na successful na sa buhay, tapos ang daming pinagdaanan. Diba? Kumbaga, storya ng ano eh, storya ng hard work, hope, perseverance. Diba? Kumbaga, sobrang inspiring yung kwento mo eh. Wala, ano, hindi ko masabi inspiring. Wala naman akong, parang, wala ko ipagyayabang eh, na ano, parang, finid lang sa akin ng ano eh, finid lang sa akin ng sitwasyon kung anong gagawin ko, ganun siguro. Doon mo lang maiisip. Parang nag-guide rin siguro ako ng nag-guide rin ako ng Diyos na sa mga decision ko sa buhay. Ayun lang, siguro kahit anong gawin mo, bigay mo lang lahat. Tapos may dadating na para sa'yo. Kahit anong klase pang gustuhin sa buhay. So yan. Kahit sa anong bagay eh. Kaya nga itong ginagawa ko, yung podcast, sabi ko, kahit hindi ako umabot ng ano, hindi ko iniisip yung dami ng views, dami ng subscriber, dami ng... Tuloy-tuloy lang. Saka, matagal ko na itong gustong gawin, pre. Matagal ko nang gustong, ano to, start. Pero wala akong kumpiyansa. Parang nahihiya ako. Sabi ko, baka hindi ko makayanan. Ngayon, nag-i-enjoy na ako. Lakas manira, tinira ako nun eh. Ginawa ko, dinuraan ko sa loob ng sando eh. Kailan? Yung eyak ha? Oo, nung ano, nakalaro ako diba ng ano, ng Father Martin. Ah! Oo, kalaban na yun. Kapuwa. Dinuraan mo? Dinuraan ka eh. Ano sabi? Galit na galit eh. Na ano eh. Nawala yung laro eh. Putik yan. Siyempre, hindi naman ako mapapalaga nun dati. Laki ng katawan ko dati. Yung laki mo nga eh. Sabi, enforcer ako eh. Enforcer ako na 3MB eh. Nung dumating ka, kala ko nga ano ka na eh. 25 ka na eh. Punta ko dyan ha. Dalin mo. Oo. Sabi mo sa akin. Sabi mo agad ako. Pag ano, pwede ano, pag isang linggo ako dyan, isang linggo din, gano'n. O, isang araw lang. Yun lang. Ang alin? Sabihin mo agad ako para makapag-leave ako para ano, weekend, gano'n. Ididikit ko sa ano, sa PTO ko. Malayo ka sa Osaka, ano? Malayo. Sobrang layo. Ayun doon. Ano na? Parang mas masarap kumain doon. Halos parehas lang. Pero sa Kyoto... Mas tax lang doon. Saka parang probinsya na city. Ang buhay sa ano yun? Sa Tokyo? Maingay. Lahat nagmamadali. Oo. Kung ako, kung magsimula ako ulit, siguro. Gusto ko yan. Gusto ko na sa ibang bansa ako. Kaso kasi ngayon, di na pwede. Business eh. Pumupunta nga ako sa Europe. Parang dito ko gusto mag-retire. Kung hindi Europe, Japan. Ako naman, pre, totoo lang. Mag-retire ako sa Pilipinas, mas mura eh. Mura ba? Sabagay. Yung pumunta ng Japan, doon kami napacheckin. Pero hindi naman Roppongi. Ginza. Hindi. Yung Ginza... Ano yan eh, di ba? Yung parang BGC. Ang billboard nila, yung building mismo, di ba? Ah, parang ano siya, parang siyang mala BGC. Roppongi, parang mga ganun, BGC. Haba, inilakad ko yung buong Ginza na yun. Kasi sa 5 minutes walk lang daw, puta, 5 minutes pala pag nakasasakyan ka. Haba.
Yung maganda rito pre yung ano eh, yung train nila on time lagi pati yung mga bus. Sobrang pero, on time. Nung una hindi ako marunong mag-train, putang mahal ng taxi, no? Libo isang sakay. Mahal talaga. Ako nga noon eh nung lalaro ako sa ano sa Tokyo limahan. Eh ginagabi na ako. Papataxi ako. Maabot ako ng 2,000 pesos sa taxi ko. Oo nga, mahal nga eh. Yung mga Alphard, diyan Alphard eh, no? Saka ano, saka yung mga taxi rito, yung automatic na nagbubukas yung pintuan. First world kasi dyan eh, no? Alright. Isang episode na naman ng napanood natin at marami tayong napulot na aral from the CEO of Shawarma Shack, the owner, the one and the only, Walter Uzi Benavista. Maraming salamat bro sa time mo. Na-appreciate ko yung words of wisdom mo. At saka, sana maging successful ka pa sa ginagawa mo ngayon. Saka, aabangan ko yung mga sinasabi mong mga plano mo in the future. Hindi ako masusurprise kung mangyari man yon. Ikaw na mismo nagsabi sa law of attraction. I-apply ko yan sa buhay ko. Kaya gusto ko rin maging successful kagaya mo one day. Kaya maraming salamat, bro. Thank you. Thank you. Thank you sa pag-invite mo sa ano mo, podcast mo. Meron ka bang, ano, pre? Meron ka bang message na, ano, sa mga kaibigan natin, sa mga nag-aabang sa business mo o nag-aabang sa buhay mo? Mga kaibigan natin, syempre, ano, gusto ko sila ulit makita, di ba? Reunion, di ba? Ganun. Sana nga. Nag-aabang sa buhay ko, parang wala naman. Nag-aabang naman sa puro, mas, ano, mas i-improve pa. Magsaset tayo ng mas malaking goal para sa, ano natin, sa business. Ayun. Ayos yan, ayos yan. So, sensya na ka sa oras. Maraming salamat talaga sa ano sa time mo. Next time ulit, catch up tayo or usap ulit tayo kung may time ka. Pupunta ang ito. Sige bro, sabihin mo lang bro. Seryoso ako. Ituturo kita rito para ano makita mo yung mga ibang lugar na baka hindi mo pa napuntahan. Thank you. Alright. Thanks for watching, everyone. This is Team B Podcast, and I'm your host, Jonas Banting. See you in the next episode. Stay safe, everyone, and God bless. Bro, thank you, bro.